sa ating mga kasama sa media today. The Quadcom will turn over documents pertaining to the land acquisitions and properties believed to be owned, procured, acquired by Chinese nationals. In the course of the investigation of the Committee on Public Accounts and the Committee on Dangerous Drugs, we have discovered that there are several Chinese personalities who acquired thousands of hectares of land in the province of Pampanga. And this was the result. These documents are the findings of the Committee on Public Accounts and the Committee on Dangerous Drugs, where corporations owned, majority owned by Chinese, ang na-discover natin that acquired these properties. And now we will, the part of the recommendation of the committee, the Quad Committee, is to turn over these documents to the Office of the Solicitor General in order to conduct their own investigation for possible for future proceedings for these properties. Malaki ho ang na-discover dito sa laki ng lupang nabili ng mga Chinese nationals, no? Na alam naman po natin that the Constitution prohibits foreign nationals from acquiring 100% ownership ng ating mga lupa at ng mga pagtatayo ng mga korporasyon. So, today, as just to let the people know na ito ay trabaho ng Quadcom, at gusto naming i-emphasize na ang Quadcom ay walang politika kundi trabaho lamang. And that's why we're privileged to have with us today our representatives from the Office of the Solicitor General, Attorney Hermes Ocampo, the Assistant Solicitor General, Attorney Gilbert Medrano, the Assistant Solicitor General, Attorney Neil Lorenzo, the Senior State Prosecutor. So, welcome and thank you for joining us here in this turnover of petition for civil forfeiture sa Office of the Solicitor General. So, can we turn this over? Pero the people have seen the interview, so parang may something. Ewan ko. Oo. Parang punong-puno ng galit, saka parang ano nga eh, parang yung mga lumabas sa ating mga pahayagan, parang talagang ano, parang hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press call. Sir? Yung kasi yung ano eh, yun ang lalabas sa news eh, juicy eh. So, eh dito naman sa Quadcom, from the start, we've been evidence-based. Kung ano po ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry, very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. But again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni Attorney Salparello kanina sa interview, hindi naman daw publicly sinabi ni VP Sara yun. Parang sa group chat lang daw yun. Doon sa sinabi na huhukaya nyo, yung paghukaya. Hindi, magaling talaga siya sa ganun. Yung ano, kasi siya yung official interpreter dati, nung dating Pangulo. So malamang ginagawa na rin niya dito ngayon. Sir, you mentioned parang punong-puno ng galit. Pwede ba? Yes. Sorry. Punong-puno ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin ninyo ganun yung nangyari kay, and you even mentioned Co. Ortega na parang may meltdown or may problema na nangyari. Why do you think po na nagkaganan? Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, nagkakaroon siya ng, I think she's being
overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang-sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency, sa aking paningin. And sometimes, yung how you manage yung hate sa iyong katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Diba? How you manage these things, it's a test of your character. So in the case of the Vice President, eh, lumalabas po yung flaw sa kanyang character kasi natatalo ng kanyang galit. Yun po yung aking nakikita as far as this representation is concerned. Maraming salamat po. Sir, parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal dun sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng Kamara. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag-a-adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag-iimbestiga sa kanyang paggamit po ng pondo? Sa ganang amin, the performance of one's duty should be the primordial consideration. Trabaho po namin yun eh. And therefore, dapat walang let up to show what really happened and so far as the confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education when she was still the Secretary. Kasi pag magbibigay po kami ng leeway, hindi po na yata in accordance with our mandate. Ganun po ang paningin namin doon. Okay. Sir, before that, we'd like to acknowledge the presence also of our Senior Deputy Speaker, Dong Gonzales. Good morning. Okay, continue. Sir, yung dito sa nakita nyo na sabi nyo nga may meltdown, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa presko niya? I think we would not be in a proper position to determine that. Siguro, it would be recommended that she should see a psychologist or a psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito eh. Hindi po kami. Sir, sorry. Good morning po. Hindi lang po si Pangulong Marcos and former President Apo Marcos yung kumbaga tinira ni VP Sara. Meron din po kasi siyang binanggit laban din po kay Speaker Romualdez na sinabi niyang embarrassment daw po ang ating House Speaker. As House Leaders, ano pong masasabi po ninyo dun sa payo po na yun? That's your opinion. It's not the opinion of 120 million Filipinos. Di po ba? And she is entitled to her opinion. Sir, follow-up lang. Kasi yung embarrassment po is stemming from doon sa sinabi ni VP Sara na tumanggap daw po ng suhol si Speaker Romualdez. Do you know anything about this? Or what can you say about this po? Suhol saan yun? She did not expand or elaborate po yung tungkol doon sa susunod daw niyang press con. Pero, so we will not be commenting on that kasi hindi naman namin alam kung ano suhol yan. Kayaan mo po muna mag-expound siya. Then we'll answer the issue about it. And second siguro, I'd just like to add, no? Just like what we have done with the Office of the Vice President, giving due courtesy to that office, ang solicited advice po is, the Vice President should also give due courtesy to the Office of the President and of course to the late President Marcos Sr. Yun lang po. Kasi well in fact, for the record, napakaganda na pong binigay naming courtesy sa kanya nung she was invited during the Good Government Committee hearing. Well, in fact, he was allowed to speak.
while not taking her oath. So, yun lang po, unsolicited advice. Just give due courtesy to the office of the president. Well, Congressman Gonzales po, no? Well, regarding dun sa suho, hindi po namin alam yun. Diba? Ang pagkaalam ko po from the day of the campaign, ang kasama po ni Vice President Sara ay si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, sa totoo lang, pag nag-uusap kami ni Speaker, kasi po may survey na lumabas na mababasa sa Pampanga during those times, ang pinakiusap ni Speaker Romualdez sa amin na kung pwede tulungan si Vice President Sara sa Pampanga. Kasi nga, may kandidato pa Pampangan doon, si Kiko Pangilinan. At mataas si Kiko Pangilinan kasi ka Pampangan. So, we-work out po namin yun. At from day one up to the proclamation, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Ang kwento, lahat po, siya po ang nagmamalasakit kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaliktad na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging Vice President. Meron pong statement ganyan nung napanood po natin yun. Kaya sana po, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara, at yun man lang sabihin mo na uukain mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea, ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So, sana po walang ganyang usapan. At yung ganyang narinig kong mga salita, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, paglasing na, biruan lang yun, di ba? Pero walang ganyang, parang wala pong ganyan. Medyo, ako po, honestly, after yung press conference niya, meron po, nasa palasyo po ako, birthday po ni E.S. Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa presidente, pero hindi ko po nasabi, kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, nukain niya at itatapon niya. Palagay ko napakasakit po nun. So bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko foul po yun. Salamat po. Thank you. We'd like to acknowledge also the presence of the Chairman of the Committee on Human Rights, our co-chair sa Quadcom, Congressman Benny Abante. Good morning. Mr. Chair, in addition to that, na sinabi po ni SDS, ano, alam nyo, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador, at napatalsik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at itatapos sa West Philippine Sea, medyo parang sa mga nagmamahal, no? Lalo na yung mga Marcos loyalists, no? Na nakita natin na talagang pinaglalaban yung ating pong dating Pangulo. Napakasakit po nun. And we have to be careful with our statements, no? Kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. We hope that this will not happen to the Vice President. But definitely, somebody might file a case against her. At nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi na po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Sir, clarification on the invitation kay former President Duterte.
18 pa po yun, October 18, yung reiteration ng invitation ninyo. Mayroon na po bang feedback from the PNP kung na-deliver man lang po doon sa bahay itong, at may nag-receive nitong invitation? And second question, kung meron ding reiteration ng invitation kina Senator Bongo and Senator De La Rosa? Well, dun sa, kasi dun sa previous invitation that we sent, I think kung di nga ako nagkakamali during the second or third Quadcom hearing yun, open-ended yun until we conduct these hearings, open invitation po yung aming invitation. We only had to reiterate kasi para matagal-tagal na rin yun. This is already the 9th and going to be the 10th hearing of the joint committee hearing. So that's why we have to send and reiterate the invitation. Pero I understand may sulat din po kayo kay CIDG Chief ensure na may magre-receive, may feedback na po. As we speak, wala pa kami nakukuhang feedback. But we had to course it through the PNP kasi sila ho yung nakakalam ng address doon sa area. And we always do that naman every time we send out invitations to personalities outside of Metro Manila. Bako, magandang umaga po. Habon ko lang po, hingi na po na reaction dun sa parallel investigation na gagawin ng Senate dun sa EJK tsaka drug war. Well, kami, I'm sure narinig nyo na yung aming opinion tungkol dyan. Eh, kami sang-ayon din kami dyan. No? In fact, mas maganda nga na magkaroon din ng isang parallel investigation dahil wala namang yung prohibition sa aming rules. And because of merong ganyang klaseng parallel investigation, we do expect that in sync ang lower house at saka ang Senate dito sa usapin tungkol sa EJK. We really have to come up with a law, no, para matigil at hindi na mangyari po itong mga ganitong klaseng extrajudicial killings. Now, my opinion, I'm sure may colleagues here, may co-chairs, meron din silang sariling opinion. Opinion ko, eh kung merong ang Senate, meron din ang House, eh pagnidala natin ipaisahin, parang bicam. Ang dating, isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado, at nandyan yung ating investigation. No? Mas, I think, mas malawak, mas komprehensibo, at siyempre, mas maraming mga intelligent questions na maitatanong ang mga membro nitong committing ito. So it has to be some sort of a joint every time may SONA, di ba? Meron tayong joint session. Ito, ganun din gawin natin. Mas maganda sa tingin ko. I don't know. Sa tingin ko, priority ito ng mga mambabatas eh. Kaya yung kung uunahin nila yung personal na interest sa pamamagitan ng pagsabi na may kampanya kasi kaya wala sila, eh isa sa kanilang mandato at obligasyon ay itong ating ginagawang conducting an investigation in aid of legislation. Yan po ang aming trabaho. Yung produkto ng aming komite ay pinag-aaralan at pinag-iisipan po yan. Saka lalo na, Mr. Chairman, no, para mapabilis, remember 2 weeks ago, nag-file kami ng dalawang bill, no, yung pong declaring EJK as a heinous crime at yung isa doon pag-stop ng POGO. Now, kung hindi magiging sinking yung upper and lower house pagdating sa ganitong klase ng investigation at bills na pinal natin, by December ang order ng Presidente tigil. Kung hindi natin maka-aprubahan yung POGO bill na we filed together with the upper house, eh mababaliwala po yung ating pong ginawang submission or filing of that two bills. Mas maganda po, para mapabilis po yung ating pong kilos, ay magsama na po ang Senado at ang Kongreso. Habol ko lang, by the way, ipopropose pa namin yan, ha, kung ano ang masasabi ng ating Senate President at saka ng ating Speaker of the House. No? It was just an idea na tinitingnan natin, kasi para masabi na impartial itong investigation na to, dahil tayong lahat, bawat Pilipino, ay naniniwala na kinukundina natin ang mga pagpatay. Wala po siguro magsasabi dito na natutuwa sila mayroong pinapatay. Di ba? So, dahil nga ganito kalawak itong usapin na ito, at itong usapin na ito ay isang
usapin of national importance. Therefore, ang Kongreso, ang Senado at ang lower house ay dapat magtipon para talakayin itong usapin na ito at gumawa ng solusyon nang sa ganun ay hindi na maulit ito. Habol ko lang po, ibabalik ko lang ng konti doon sa kanina. Bukod po ba doon sa pagbili ng lupa, meron po bang ginamitan ng ibang peking birth certificate para makakuha halimbawa ng gun license tsaka ng driver's license? May ganun po bang nakita yung quadco? Hello, lahat po. It all started with LCR and PSA. Pag may PSA na po, papasok na po yung LTO. Lahat na, and that includes passports. So, lahat ng mga government IDs and passports, doon talaga na nagsimula doon sa LCR at saka sa PSA. So, meron pong na-discover na ginamit yung pagkuha ng gun license, ginamit yung peking birth certificate? I think sa case ni Tony Young. Kay Tony Young. Recommendation yata ni SP yan, ano? And of course we respect that dahil sila naman po ay bound by their rules eh. Ganun din kami dito sa house. Kasi hindi pwedeng siguro naisip nila na hindi pwedeng si Senator Bato because he's being implicated, no? Bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Senate. That's why siguro naisip ni SP na ilagay sa Blue Ribbon at si Senator Coco Pumindel mag-delete. Sir? Hi sir, good morning po. Rose po sa UNTV. Sir, we're preparing two scenarios tomorrow for the Quadcom hearing. Kung mag-a-attend si dating Presidente Duterte, how do we prepare for it? At kung hindi siya dadalo, what do we expect? Do we have new witnesses to present that will corroborate the reward system of the anti-drug war? That's a good, tough question. But the chairman of the Committee on Human Rights will be able to answer that. Congressman Benny. Magandang umaga po. Sorry sa pagiging late. Anyway, bilang chairman po ng Committee on Human Rights, noon pa, naisa namin imbitahan ang ating dating Pangulo to appear. No? Not a person na inaakusahan namin, kundi bigyan ng linaw talaga ang lahat ng mga bagay na ito. Particularly yung EJK. Pagkat binanggit naman ni Colonel Espinido at ng mga ibang mga kapulisan natin na talagang may EJK. Ngayon, kung halimbawa hindi makakadalo ang Pangulo, ine-expect namin siyang dumalo sapagkat sinabi naman niya sa media na if he is invited, ay darating siya. Kaya palagay ko sa akin po, walang pagdududa na he might come. Kung di siya tumating, meron pa po kaming mga witnesses na talagang magsasalita patungkol sa mga bagay na ito. Nagdag ko lang po. Actually, yung invitation ng Presidente nung nakaraan pa yan, and to invite him once again in tomorrow's hearing is just normal, no? He's just one of the resource person that was invited in previous hearing. Now, kung question of preparations with regards to proceedings, I think yung preparation is still normal because we treat the former President as one of the resource person that will shed light on the issue of AJK. So, wala pong magbabago. If ever he appears po tomorrow, ano po yung security na ipapatupad po natin? And will he get the first part of the hearings? Siya po ba muna yung pagsasalitain po natin? And what questions we will ask? First, question of security, that's not us, but Sergeant at Arms, no, in coordination with the PNP. Second, if he will be the first or the last or in the middle. Sabi ko na nga, we will treat him as part of the resource person. So, depende po yan sa mga members, no, na magtatanong.
And third question of what are those questions, let us see tomorrow what will happen during the hearing. Dagdagan ko lang din, no, na of course, we will afford him the courtesy due to a former president. No? Ay, alam niyo naman dito sa Quadcom, nire-respeto naman natin yung rights ng ating mga resource persons at ng ating mga witnesses. Taliwas dyan sa iniisip ng iba sa pagbabati ko sa amin na we do not daw respect the individual rights of our witnesses as well as our resource persons, no. Of course, they have the all the right, no, that we will extend to them. Kasi lalo na yan, dati pong pangulo si former President Duterte, so definitely we will respect him as a person and respect his former office as the President of the Republic of the Philippines. Let me add, no, sa akin naman, more than asking any educated question, we would like to listen to his educated answer. Ibig sabihin, we're willing to listen. Di ba? I mean, for him to explain to us yung war on drugs, we're willing to listen. For him to explain to us why is it necessary on the war on drugs that more than 20,000 people were killed, we are willing to listen. Oo. We're willing to listen na sinabi niya several times na patayin ang mga drug pushers. For example, we're willing to listen kung bakit niya sinabi yan. We're willing to listen na yung kanya mga binanggit na pinapatay, na-involve din ang ilang mga pulis na gawin ang hindi natin na, hindi dapat gawin. We're willing to listen. We're willing to listen to him. Ha? Nasabihin niya, nagkaroon ba ng due process bilang chairman ng Committee on Human Rights? What I'm concerned about ito, nagkaroon ba ng due process? Nagkaroon ba na tinatawag natin sa konstitusyon na binigyan ng pagkakataon kahit mga suspect yan na hindi natin binibilang na mga criminal unless proven guilty? Bilang ang ating dating Pangulo ay piskal, naniniwala po siya sa due process. Naniniwala po siya na dapat bigyan ng pagkakataon ang mga suspect kahit mga drug lord pa yan. We're willing to listen. We're willing to listen kung bakit more than 7,000 ang mga pinatay ng mga drug pushers sa mga maliliit. Pero yung mga malalaking drug lords, buhay pa hanggang ngayon. That is what we would like to know. Ay, sir, sorry, follow-up lang. Kasi sa mga social media feed or post po ng mga supporters ng Duterte camp, his attendance may lead to contempt. Yung pong respect that the Quadcom will accord the former president, is that enough assurance for him not to be contempt? I cannot, the committee personally, I cannot assure that. It's up to him to be present tomorrow, and it's up to his answers and his actuation during the hearing. So, for me, sabi ko na nga, hindi ko pwedeng pangunahan ng dating Pangulo. Let us see what will happen tomorrow. But one thing for sure, we will afford him the due courtesy, his office should be afforded. Sir, follow-up ko lang yung sa mga Chinese na may title. Meron ba kung may narinig ako, if I, baka mali lang ako, Tony Yang, the brother of Michael Yang, kasi meron ding ID Tai Yang. ID Tai Yang is same as Tony Yang. No. Iba yan, magkaiba yan. But this ID Tai Yang, yung Chinese name niya is Judging Yang. Ah, okay. Pero related ba to sa kay Michael Yang and Tony Yang, sir? Si Edith Tayang is related by business associations. Ah, as business associations. Yeah. Oh, but Michael of course, si Tony Yang is related to Michael Yang, the brother of Michael Yang. So, itong si ID Tayang is business associate ni Tony Yang.
Tama, no, sir? No, ni Michael Yang. Ah, Michael Yang. Okay, thank you. Thank you, sir. I'll just like... Sir, kagaya po nung nangyari sa good government na hearing, hindi po tumayo si VP Sara para mag-take ng oath. Granting po, pumunta po si former president at hindi rin po tumayo para mag-take ng oath. Again, as I've said, I cannot answer about it, but we have to stick in our rules. What is our rules should be followed during committee hearings. And let us see tomorrow. Let us see tomorrow. Bakit ang konti ng mga tanong nyo, himala? Ah, okay, sige, okay. So, maraming salamat sa ating mga kaibigan sa media. Thank you. Yeah, you still have one more question, Rose? Ah, okay. Sir, mag-comment lang si Rose na parang namumula po kayo. Hindi, walang tulog eh. Di ba, we're supposed to be on vacation? Oh, di ba? Eh, nagtanim ako dun sa amin eh, kaya mainit eh. Ako, palagay ko ha, yung matanong kanina, palagay ko mas civil si former president kaysa kay vice president. Palagay ko, magte-take ng oath yan. Mas civil siya eh. Okay, thank you and salamat sa inyo sa ulitin.